Let's welcome Mr. Omar Rashlib Arellano. Thank you sa pag-welcome. And so, hello sa lahat. Yung topic natin ngayon ay about sexuality. So, whether ito ba ay designed ni God or if it should be something na based on our own preferences. So, to start, yung sexuality, described siya by Healthline as a way kung paano tayo mag-identify. So, ang identity na to ay nakabase sa experience natin ng sexual and romantic attraction. At kung ano ba yung preference natin sa sexual and romantic relationships natin at behavior. So, yung isang example ng identity na to ay yung lagi natin nakikita na acronym, which is yung LGBTQ. So, yung letters doon ay nag-stand for lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer or questioning. Ayan. So, yung lesbian, to define yung terms natin, woman siya na romantically, sexually, or emotionally attracted sa babae. Yung mga gay naman, mga lalaki sila na romantically, sexually, and or emotionally attracted sa men. Yung bisexual, sila yung anyone na romantically, sexually, and or emotionally attracted sa genders na same or different sa kanila. Tapos, yung transgender, umbrella term naman siya na ginagamit to talk about people na yung gender identity and expression nila ay iba sa gender na assigned sa kanila from birth. So example nito is if yung isang tao tinawag niya yung sarili niya as a transgender man. So ibig sabihin nun, tao siya na nag-identify as a male pero assigned siya as a woman from birth. Another naman is transgender woman. So isa siyang tao na nag-identify as a female pero siya ay assigned na male at birth. Tapos yung queer, red naman siya na nag-describe in general sa mga sexual and gender identities na hindi straight. Tapos yung questioning ay tao siya na kine-question niya kung ano ba yung sexuality niya. So though maraming definitions, it's clear na relevant sa discussion natin ang sexuality. Kasi during our time, we can see na laging nag-rally mga tao to lobby for SOGI bill in order for Filipinos to say na meron daw equal rights between those who are straight and yung part ng LGBTQ. Tapos, aside from that, maraming tao dahil sa experience nila ng romantic or sexual attraction sa people ng same sex or both sexes, para sa kanila, sobrang real nito, like reality. So, dahil doon, sinasabi nila na yun yung identity nila, yun yung kung sino sila. And yung iba naman who experience that, they question kung ano ba talagang kanilang identity. Ayan. So, sa dito, ang gagawin ko sa discussion natin, magpe-present ako ng Christian view ng sexuality. So, yung order ng discussion, makikita niyo sa tatlong C's. So, tandaan niyo, CCC. Yung first C ay creation. So, dito, we will talk about yung biblical view ng identity. Second, yung C naman, ibig sabihin corruption. Dito, we will talk about sa naging effect ng sin sa identity natin in terms of our sexuality. And lastly, we will talk about conversion in order for us to see yung situation natin in light sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ayan. So, in light of this, I will give credit sa sources ko. So if you want to read more, pwede nyo basahin itong mga works na to. So yung isa, yung work ni John Frame. Title nito is Men and Women in the Image of God. So article ito or contribution sa biblical manhood and womanhood ni John Piper and Wayne Grudem. Tapos yung kay Christopher Yuan naman, meron siyang book entitled Holy Sexuality in the Gospel. So, and dito ako nag-heavily rely sa discussion natin for today. Ayun. So first, let's talk muna about creation. So ito yung part kung saan I will talk about kung ano ba ang view ng Bible about our identity. Ang important na question for us to answer dito is about who we are or kung sino ba tayo.
kasi we can say na ang identity natin ay hindi pwede ma-reduce ng ating nararamdaman or sa ating ginagawa. As creatures ni God, para maintindihan natin ang biblical identity natin, we will talk about what it means to be made in the image of God. So, ang gagawin natin, i-define ko muna yon. Then we will discuss 4 points about it, which are yung image ni God ay very good, that it is unique, that it is male and female, and that it is Christological. So let's start muna sa basic definition. So the definition, sa Genesis 1:26-27 ay sabi, then let God said, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. So basically, sinasabi nito na ay, we are like God and we represent God. So sabi ni Wayne Grudem, to further clarify yung sa passage, the fact that man is in the image of God means that man is like God and represents God. So ibig sabihin, yung reality na ito, it does not merely talk about a certain part of us, like it is something inside of us or isang aspect lang siya ng human being. But yung image of God is something na reality siya sa kabuuan ng human being. Ayun, so inherent siya. Hindi siya yung inside na parang isang part lang, but inside siya na part ng buong humanity or buong human being. Ayun. Tapos, yung bawat aspect natin reflects who God is. So sabi ng Old Testament scholar na si Bruce Waltke na we are made like God so that God can communicate himself to people. So now, if yung kabuuan ng humanity natin ay nagbear ng image ni God, anong ibig sabihin nito? What does it mean for us to represent God? One aspect nitong representation na ito is that we reflect God in some way. Ang ibig sabihin nito is that though we are in many ways unlike God dahil sa kanyang perfections, our souls, bodies, reason, will, and goodness could be said as something that somehow reflect who God is. So let me share how we are like God sa mga na-mention ko na examples para mag-grasp natin how we reflect God. So itong mga linist ko dito, may examples na makikita natin sa Bible. Makikita natin yung righteousness, ethical perfection, purity, love, forgiveness, humility, holiness, and knowledge. So makikita natin yung mga qualities na ito, yung main reason bakit we are totally different from animals. Kasi walang ganitong moral dimension sa animal kingdom. Another aspect na I want to talk about ay yung bodies natin. Kasi if yung buong aspect ng humanity natin, or whole aspect ng human beings ay nag-reflect somehow kay God, then yung mga katawan natin somehow images God. Ang problem dito kasi, people may misunderstood na sasabihin nila na yung katawan ng tao ay hindi made in the image of God kasi si God walang body. Tapos sabihin nila si God ay isang spirit. Maliban dito, they will add na yung command against idolatry, nag-assume na si God ay walang physical image. So, based sa sinabi nila, I agree na si God ay spirit and hindi siya body. I agree rin sa comment nila sa command against idolatry. Or what they misunderstand is kaya made in the image of God din ang bodies natin is dahil ang mga katawan natin ay nag-picture rin ng something that is spiritual. Yun, yung sabi sa Psalm 94:9, does he who implanted the ear not hear? Does he who formed the eye not see? Based dito, we can say na though si God ay walang literal na mata or tenga na katulad natin, ay ang mga mata at tenga natin ay nag-image sa ability ni God na nakakarinig at nakakakita siya. And the Bible shows na this is far beyond our capacities. So now na we were able to give a glimpse how we are made in the image of God or how we reflect God, let us now discuss four points na na-enumerate natin about the image of God, which is yung image ni God ay very good, that it is unique,
that it is male and female, and that it is Christological. Ayan. So first, ang image of God is very good. Bago ginawa ang male and female na tao, ay ginawa ni God yung heavens and the earth. And pinuno niya ng vegetation and living creatures ito. Sa creation narrative, ay we read ang affirmation 6 times na God saw that it was good. Ang lahat ng ginawa ni God sa material world ay good, yet makita natin na reserved sa human beings ang highest na praise. Ang sabi ni God sa kanila ay, behold, it was very good. Ang good na ito is less about outward appearance, but it's about ang purpose ng humanity na created tayo for good. We can say na ang goodness that we have ay from God. Tayo ay ang beings na made sa image ni God. This means na meron tayong inherent na value at dapat tayo to be treated with dignity and respect. We believe in human rights dahil yung true foundation nito ay we are made in the image of God. Sadly, yun ang nangyayari, distorted ito dahil ang human race ay nasa sinful state dahil sa sin nila Adam and Eve. Fortunately, hindi naman ito lost and lahat pa rin tayo ay made in God's image. In application, yung doctrine na ito makikita natin, it should rebuke people who profess to follow Christ if they demean people na nag-identify as LGBT. Or kahit sinong tao na nagdi-demean sa kahit sinong tao na they disagree with. Kasi kahit sila, dapat i-treat with value and dignity. So ang truth na ito helps us sa pag-reflect kay Christ at sa pag-proclaim rin ng gospel kahit kanino. Second, ang image of God ay unique. We can say this kasi walang ibang being na ginawa si God na made in His image. Kahit ang mga angels ay hindi made in His image. Ang plants and animals ay created according to their kinds. Pero ang tao ay created differently. We see na God created man from the dust of the ground and that He breathed into him and man became a living creature. Ang nagparallel sa breath na ito ay sa scripture which is breathed out by God. No other creature ang may same na privilege. Ang animals ay never created sa image ni God, so we should never be considered to be a highly developed na animal. For this reason, yung mga tao na nag-justify sa practice ng homosexuality dahil nakikita daw ito sa animals ay nag-reflect ng low view of humanity. Kasi sinasabi nila na walang pinagkaiba ito sa beasts. So, being made in the image of God is an amazing and humbling na reality based doon. Said, ang image of God ay male and female. Sa Genesis 1:27 ay makita natin ang connection ng Imago Dei with what it means to be essentially male and female. If we analyze ang book of Genesis ay makita natin ang link being made in God's image and ang difference ng sexes. Sa Genesis 1:27, we can find 3 lines of poetry. Ang sabi doon, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Yung unang line ay naglayin ng foundation kung saan nag-build ang next 2 lines. Ang fact na si God ay ginawa ang man in His own image. Ang second line ay basically inulit ang first, but in a different order. Yung prepositional phrase na in the image of God ay nasa simula at ang subject verb object na He created them. But ngayon, yung single pronoun na Him sa line 2 ay replaced by the plural na them. Yung singular and plural na pronoun sa 2 lines na ito ay nag-echo sa preceding verse kung saan ay si God mismo yung nag-express sa sarili niya as both singular and plural. So, doon natin makita yung quote na, then God said, let us make. Yung inherent na relationality and fellowship within sa Godhead na ito ay reflected sa inherent na relationality and fellowship within humankind. Pero ang pinakamalaking surprise ay sa verse 27, sa third line, yung noun pair na male and female. Ang male and female ay nag-take ng place sa prepositional phrase ng third line na in the image of God. Ang second and third lines ay poetically structured in parallel and nag-communicate ito ng direct correlation between sa image of God and sa male and female. So kung titingnan natin sa Hebrew language, minsan gumagamit ng threefold repetition to show superlatives. Example yung sa Isaiah 6:3, sabi, holy, holy, holy. Para masabi na si God ay holiest.
So kung titignan natin dito sa Genesis, yung three parallel lines in immediate succession ay mag-cause a listener to pause and take notice sa profound truth sa image of God and sa sexual differences natin. That just as the image of God ay essential to who we are, ay yung male and female ay essential to who we are as well. This does not mean that God is male and female, though or both. Tulad ng explanation natin kanina sa body ng tao on how it images God, like yung eyes and ears natin, shows na though God does not have a literal eye or ear, ay God sees and hears. And in the same way, when it comes to sexuality, ay makita natin ang sexuality natin somehow mirrors God din. So some examples ay yung capability ng male and female to procreate sa kanilang union. So nag-point ito sa creativity ni God na kaya niya mag-bring forth ng sons and daughters. Ang love ng husband and wife ay pwede masabi na nag-reflect ng love ni God para sa kanyang people. For this reason, yung fact ng pagiging male and female natin ay kasama sa image ni God. Ibig sabihin nun na hindi si God male and female or both. To add doon, in actuality, or kumbaga sa context ng Genesis 1, yung creation narrative na yon shows a different message. Isa kasi siyang polemic against false gods. And sa ancient Near Eastern na pagan mythology kasi, ay lahat nag-came into being or nag-exist dahil sa sexual union ng male and female na gods. Pero sa Bible, we see na God created sexual differences and that He transcends it. Sabi nga ni Richard Davidson sa Flame of Yahweh, sa sexuality sa Old Testament, na yung sexual distinctions ay presented as a creation by God, not part ng divine realm. So hindi kasama sa pagiging God daw yung sexual distinctions. For this reason, mali rin for people to say na transgender or gender fluid si God kasi God transcends male and female. He is beyond it and siya yung nag-create ng male and female. So ang differentiation na to makikita na recurring sa creation narrative. Si God, sineparate niya yung light and darkness, ang day and night, ang evening and morning, ang waters at heavens, ang land and sea. Ang plants and trees ay created according to its kind. Ang fish, birds, and land animals din ay created according to their kinds. In the same way, ay God differentiated humanity and uniquely created them in His own image as male and female. This means na ang imago Dei and ang pagiging male and female ay essential in being human. This means na hindi social construct yung sexual differentiation natin. Yung pagiging male and female natin ay intrinsic na aspect about who we are. Ayun. Fourth, yung image ni God ay Christological. So, sa grand story ni God ay we see na perverted ang image ni God dahil sa disobedience nila Adam and Eve. Dahil dito ay ang sin, death, judgment, and condemnation came through the first Adam. Fortunately, ayang righteousness, life, atonement, and justification came through the last Adam, which is si Jesus Christ. So in and through Christ, ay we can see ang image ni God being restored sa original na purity and glory nito. Sa Colossians 1:15 ay sabi ni Paul na si Jesus ay the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sa Hebrews 1:3 ay sabi na si Jesus ay the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So si Jesus ang perfect image ni God. And praise God kasi God calls His people to be conformed sa image ni Jesus. Tayo ay exhorted to put on the Lord Jesus Christ and to make no provision for the flesh. We are exhorted to be image of Christ. And the great comfort natin is that si God ang ultimately nag-work nito sa ating buhay. Si God ang nag-work out ng lahat for our good, which includes yung pagiging conformed kay Christ. So the cost of discipleship, yung German pastor and martyred na anti-Hitler na si Dietrich Bonhoeffer ay may magandang point na sinabi about what it means to be like Christ. Sabi niya, quote, "When a man follows Jesus Christ and bears the image of the incarnate, crucified and risen Lord, then he has become the image of God. We may at last say that he has been called to be the imitator of God,
the follower of Jesus is the imitator of God, end quote. In light of this, we can say na ang only correct na anthropology ay kung saan ang end nito is Christ. So let us love Christ, tulad ng sabi ni John Owen, na we're most like God when we love His Son. Ayun. Ngayon, tapos na tayo sa talk about creation, so we will now proceed sa talk about corruption, kung saan we'll talk about sa naging effect ng sin sa identity natin in terms of our sexuality. Ang sabi sa Romans 1:18-25, quote, "The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being, and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen." End quote. So, based sa passage na ito, ay clear na sinabi ng Bible na malinaw yung evidence ng existence ni God sa creation. And dahil dito, we don't love God. Dahil we don't love God, we want to follow our own desires. Ayun. And yun nangyari. Siyempre, God, in His justice, gave us over sa ating mga sinful desires. And dito ay kasama na na-corrupt yung ating sexuality. Kasi imbis na we base our sexuality sa design ni God, ay we base it sa sarili nating preference. So, ngayon, based sa biblical view na to, we will trace yung origin ng confusion natin sa ating identity. Ayan. So, bago yung mid na 1800s, yung sexuality understood siya strictly as behavior and hindi as identity. So, wala pang word na nag-exist before to describe an individual na may same-sex attractions. Si Sigmund Freud at yung mga contemporaries niya ang first to introduce terms na nag-categorize as people according sa kanilang sexual attraction, which are homosexual and heterosexual. Noong 1870 naman, yung German na psychiatrist na si Karl Westphal ay ang pinakamaaga to utilize ang homosexuality in a way na nag-characterize na ito ang nature ng person and hindi lang merely sexual practice. Ang German na psychiatrist na si Richard von Krafft-Ebing naman ay nagsulat about one of the first works sa sexual pathology and homosexuality noong 1886. Yung popularity ng book niya made the words na ginamit niya to describe sexual orientation, heterosexual, and homosexual mainstream. So yung mga term na yun sumikat dahil sa work ni Ebing. Si Sigmund Freud naman ay may immense na impact sa discussion sa homosexuality and sexual orientation. Ang important na article niya sa homosexuality were written between 1905 and 1922. Unlike his peers, ay ang view niya sa homosexuality ay hindi as a sickness but as an inversion. So meaning na yung homosexuality ay another variety siya ng humanity. Dahil dito ay yung heterosexual and homosexual ay naging secular na categories for personhood. Yung concept ng identity na ito na based sa feelings and behavior ay nag-blossom sa mga nag-grow na secular philosophies. Noong 1800s naman, na-experience ng Europe yung movement sa art, literature, and music na tinatawag na Romanticism. So bilang reaction sa rationalism ng Enlightenment and sa Industrial Revolution, ang Romanticism ay mas valued yung emotions and individualism. Mas revered din nito yung senses over intellect or ang emotions over reason. Ang key component
ng romanticism ay yung assumption na ang humans ay inherently good. And if this is so, then ang human emotions ay also inherently good. Along with romanticism ay nag-rise din ang philosophy ng existentialism sa Europe. So ito yung nag-place ng priority sa freedom and may malakas ito na emphasis sa living, acting, and feeling. Ang pinakamataas na virtue nito ay yung authenticity. Si Soren Kierkegaard, na regarded as the first existential thinker, ay naniniwala na ang truth ay pwede ma-discover lamang subjectively based sa actions ng isang tao. And mula sa actions na yon ay yung bawat individual ay may mahirap pero essential na duty to find meaning and create value at personal identity. If we take it to its end, ay nag-lead yung existentialism sa nihilism. So yung nihilism, basically, idea siya na yung life walang inherent na meaning and value. Si Friedrich Nietzsche, kilala siya sa sinabi niya na God is dead, ay inatake niya yung Christianity. So ang paniniwala niya is that ang individual ay dapat mag-break free sa moral constraints ng society tulad ng religion in order to create themselves. So this seems to make sense if walang intrinsic value at objective meaning in life. Ang mangyayari sa tao ay dapat i-evaluate niya ang kanyang existence and dapat maging brave siya to live ang life niya according sa kanyang desires. Kung walang God, then walang essence. Ang identity natin ay dapat i-create natin mismo. This means pati ang ethics natin ay dapat natin i-create. Yung malakas na influence ng mga philosophies na to sa Western na culture ay nag-create ng vacuum. And if walang objective foundation for true identity, then yung experience natin yung nagiging God. So yung battle cry ng tao nagiging sola experientia or naka-soul basis niya yung experience niya and not sola scriptura, which is yung ultimate basis ng life niya sa Bible. So sa ganitong climate ay madali mag-take root yung sexuality becoming a person's identity, and confessed homosexuals know how emotions and desires become the bedrock of who they are. Ayun. Based dito, of course, ito yung evolution ng view and nangyari sa West, and this is how we got it then here in the Philippines. And I would say na, syempre, mali yung view na ito kasi yung identity natin ay hindi ma-reduce sa ating desires or feelings. So I'll share a quote dito from Christopher Yuan, and nag-make siyang distinction between existential and ontological to help us on this. Ayun. So let me read the quote. In any discussion about sexual orientation, it's important to remember that sexual attraction is something we experience. It's an existential reality. Existential refers to things like our behaviors, actions, feelings, desires, and passions. However, conversations about sexuality often move from the existential realm to the ontological realm. In other words, the claim, here's who I am attracted to, quickly becomes, this is who I really am. Ontology has to do with issues of essence to personhood or existence, but sexual attraction is not essential to our existence. So it should not be talked about in ontological terms. Attraction is something we all experience, and it's often outside of our control. Experiencing same sex, sexual attraction is not a choice, but acting on it is. Experiencing any attraction or any desire doesn't justify a decision to act on it. And so very clear. Yung sa existential, ibig sabihin, sa actions natin, feelings, desire, passions. Yung ontology naman, essence siya, personhood. So yung ontology, nag-refer siya, or ina-answer niya yung question na, what does it mean to be human? What does it mean to be male and female? Or what does it mean to be me? So specific siya na essence na sino ba talaga tayo. Pero existential, nagre-refer lang siya sa isang part ng buhay natin. Yung ginawa natin, yung feelings natin. So kunyari, sa actions. Yung some people sa inyo, student. Yung iba naman nag-work na. So
yun lang ba yung nagtotalk about who you really are or isang aspect lang ba siya? So pag di ka na ba student, hindi ka na ikaw? So ano siya, existential siya. Kasi pag ontological, kahit for example, hindi ka na student, hindi ka na teacher, for example, ikaw pa rin yan. That's who you really are. And yung feelings then desires, nagbabago eh. So minsan, crush mo yung isang tao, tapos biglang hindi mo na siya crush. Parang ganun. So makikita mo, hindi siya part or fundamental reality kung sino ka talaga. And yun nangyayari, nako-confuse siya ng tao. Akala niya yung feelings niya, yun na siya, pero hindi pala. Ayun. Next. So, in light of this, I don't want us to misunderstand yung key for a person na homosexual to be saved, ay for them to become a heterosexual. Actually, so kahit yung mga heterosexuals ay gumagawa ng kasalanan din na deserving of punishment, tulad ng sins such as pedophilia, fornication, adultery, rape. Kahit nga yung mga goody two-shoes na tao na hindi gumagawa ng malalang sins ay mahirapan pa rin to say na hindi sila makasalanan. Sabi sa Matthew 5, makita natin dun na yung isang tao na naglust with the opposite sex ay nag-commit na ng adultery sa kanilang heart. And yung magalit daw sa kapwa niya, equated na siya sa pag-commit ng murder sa heart niya. So this shows na hindi lang outward obedience ang gusto ni God, pero kasama sa attitude ng minds at hearts natin ay dapat in line sa word ni God. Ayun. In fact, ang Bible argues sa na lahat tayo ay mga taong makasalanan na deserving ng kaparusahan ni God. So, sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." And dahil doon, syempre, mapaparusahan tayo lahat ni God sa kasalanan natin. So, kasama ako doon. And sa susunod na verses, sa 24-25, sabi, "And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He passed over former sins." So dito makikita natin na yung kaligtasan para hindi tayo maparusahan sa kasalanan natin at paano tayo magkaroon ng magandang relationship ni God. So itong relationship with God para maligtas tayo, isang regalo daw siya na binigay ni God na hindi natin deserve. Kasi lahat nga tayo makasalanan, so hindi natin deserve, pero binigay pa rin ni God. And yung binigay ni God na ito ay dahil dito masasabi natin na love niya tayo. Though, syempre, makita natin reality na kaya ni God mabuhay kahit wala tayo. And kahit ganun, God made a way para makasama natin siya forever. So yung para na ito ay imbis na tayo yung mamatay dahil sa kasalanan natin, ay si Jesus yung paparusahan imbis na tayo. And ma-receive natin yung benefit ng gift na ito pag tayo ay nag-trust kay Jesus Christ. And yung act na ito ni Jesus, expression to ng love niya sa ating lahat. So sabi sa Romans 5:6-11, "For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore, we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." In light of God's love sa atin, dapat hindi tayo matakot na mag-trust kay Christ. Kasi si Jesus lang yung makakasave sa atin. Siya lang yung makakabago sa life natin. Yung sabi sa 1 Corinthians 6:9-11, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral,
nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Based sa passage na ito, makita natin na yung mga listed sins ay sinabi na sila ay hindi ma-inherit yung kingdom ni God. And yung maganda rito ay yung mga kasalanan na ito ay sinabi na past life raw ng mga tao na taga-Korinto. So iba na yung identity nila dahil sila ay described as washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So ang ibig sabihin nito ay yung dating mga makasalanan, pwedeng masabi na ano sila, ligtas, na declared sila ni God as righteous. Hindi na sila regarded as sinners na deserving ng punishment, na napatawad na sila ni God dahil sa work ni Jesus. And as I end, I just want to read a quote from Christopher Yuan kung ano ba yung sexuality na pleasing para kay God. Para at least may clear na application kung ano ba yung ibig sabihin ng for us, ano ba yung gusto ni God. So sabi, quote, "We've pigeonholed ourselves into the wrong framework for biblical sexual expression, heterosexuality, bisexuality, or homosexuality. It's time to break free from this paradigm and embrace God's vision for sexuality, holy sexuality. Holy sexuality consists of two paths, chastity and singleness, and faithfulness in marriage. Chastity is more than simply abstention from extramarital sex. It conveys purity and holiness. Faithfulness is more than merely maintaining chastity and avoiding illicit sex. It conveys covenantal commitment. Both of these embody the only correct biblical sexual ethic and unambiguously articulate the exact expressions of sexual behavior that God blesses. Too often, Christians focus only on marriage but forget about singleness. Case in point, heterosexuality says nothing about chastity and singleness. Yet God blesses both biblical marriage and singleness. One without the other doesn't sufficiently describe God's will. In a world that blurs the lines of morality into every shade of gray, we must realize that biblical sexuality is more black and white than we think." To be honest, I'm really not presenting anything new or monumental. From Genesis to Revelation, in the entirety of the biblical witness, only two paths align with God's standard for sexual expression. If you're single, be sexually abstinent while fleeing lustful desires. If you're married, be sexually and emotionally faithful to your spouse of the opposite sex while also fleeing lustful desires. Yeah. In summary, we talked about human beings being made in the image of God and that kasama sa identity natin as human beings in pagiging male at female natin. Clear na si God ang nag-design ng ating sexuality. We also talked about ang corruption ng sexuality dahil sa sin, which made us decide ang sexuality natin for ourselves. And lastly, we discussed ang hope nating lahat for salvation in Christ and also kung anong sexuality ba ang pleasing kay God. So biblically, ang sexuality natin natin is designed by God. And I hope na we choose to conform sa design ni God and not our own preferences. Yun ba yung gusto mo? Then I plead with you na to trust in the Lord Jesus and may you pray to Him, ask Him to save you. Ayun. Ito pala yung ministry na where I am involved. Rasha Christian Reasonable Faith. So if you want to learn more, you can join us. So you can search yung Reasonable Faith Philippines Quezon City Chapter para makita niyo yung mga events namin if you want mga ganitong kinds of discussions. Ayun. Thank you. Sa pag-draw ng tawag dito,
ng desires and acts. Kasi I would say na lahat tayo, because we are sinners, we are in a fallen world, meron tayong mga certain desires na alam natin, hindi siya in line with God's word. So for example, struggle ng men and women, lust, so pwede siya mag-lead sa particular action or mga ganyan. So if, syempre, hindi naman automatic na gagawin natin yun, may temptation. So when yung act, pag ginawa na siya, actually, pwede siya makonsider na as something na sin. And hindi naman automatically ibig sabihin no, na pag feelings lang siya na hindi ka nag-act, hindi na sin. Siyempre, depende pa rin yun sa attitude natin. So for example, nagkaroon ka ng certain feeling. Is it something na you rejected sa mind mo? Like, you thought of something praiseworthy, for example, na palitan mo yung thoughts mo, ganun. Kasi part ng temptation sa mind din eh, before sa actions. Pero if nag-indulge ka, so parang ginagawa mo siya in your mind kahit wala kang ginagawa, syempre, pwede rin siya mag-lead on something sinful. Siguro, I'll share to add dito, or kumbaga, mag-add ng meat, mag-talk ako about sinful, romantic, and sexual desires. So, regarding desires, malalaman natin yung moral value nito depende kasi sa end in mind ng desires. Like, whether or not ba na it conforms sa standard ni God. So, lahat kasi ng desires ay teleological. So, Greek word ito, galing sa Greek word na telos, ibig sabihin end goal or purpose. So, yung bawat desire may end goal or purpose. So, kung wala siyang end, walang purpose, hindi siya desire. And ang desire, hindi lang siya about sa object na tangible or intangible, pero ang bawat desire ay may envisioned na purpose or action. Ayun. So, sa Old Testament, yung scholar na si Beaver Childs, so sa Hebrew, yung desire daw ay emotion na nagli-lead lagi sa commensurate na action. So, para ma-evaluate natin if sinful ba yung desire natin, kailangan natin malaman ano ba yung end goal and purpose ng desire po or yung particular attractions pag meron. So sa Genesis 3, example, si Adam and Eve desired to eat yung fruit from the tree ng knowledge of good and evil. Yung action na ito explicitly na forbidden ni God. So what made their desire wrong ay hindi yung object, which is yung fruit, kasi kinreate ni God yung tree eh, and yung fruit, and it is good. Pero yung intended action ng kanilang desire, kung yung end ay sinful, then yung desire sinful din. Sa Sermon of the Mount naman, si Jesus, nagturo na rin na if yung intended action ay sinful din yung desire. So, yun yung mention ko kanina sa Matthew 5. Kasi you have heard it was said, shall not commit adultery, but I say to you, everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So si Jesus, tineser niya, sinama niya yung sinful act ng seventh commandment na you shall not commit adultery sa sinful sexual desire ng tenth commandment na you shall not covet your neighbor's wife. So in other words, mali ito say na yung act lang mismo of illicit sex yung sin, but yung desire na sinful, sinful din. So ano yung kinalaman nito sa same-sex na romantic and sexual desires? So if malaman natin, kung sinful yung desire based sa end nito, then ang end ng same-sex sexual desire is sexual intimacy between two men or two women. And for this reason, yung desire in itself ay sinful. Take note, nag-make ako ng distinction between desire pala and attraction. Kasi pwede yung attraction na ina-admire mo lang. Kunwari, ako, may certain men naman na napopogian ako. Alam kong mas pogi sa akin. Yung ganyan. So, hindi naman yun sinful. But if we talk about romantic na sexual desires between the same sex, then dahil yung end niya ay between something na pinagbabawal ng Bible, then sinful na siya. Although, I need to qualify na hindi lahat ng same-sex desire ay sexual or erotic. Or may non-erotic kasi na same-sex desire. Merong mga nagsasabi, for example, na may longing style to form deep, non-erotic
na platonic na bonds for friendship with the same sex. And blessed daw ito by God. Though may truth dito ay hindi natin dapat i-equate yung platonic desires sa sexually related na desires. Ang reality is lahat tayo ay nag-desire ng healthy na non-sexual same-sex na friendships. And if ang purely platonic na desire for friendship ay part ng sexual orientation natin, then lahat tayo maging gay. And so problematic yung pag-conflate sa platonic and sexual desires kasi it blurs yung boundaries and it makes the concept of same-sex attraction meaningless. Kahit yung neuroscientist na gay na si Simon LaVey, sabi niya na kinoconsider niya na unreliable na criteria for sexual orientation yung platonic desires. So, kaya ko nasabi, important important to sabihin kasi though may non-erotic na same-sex desire, hindi ito platonic. Pag platonic kasi ang feelings ay absent dito yung romance or sex. So, pero if yung non-erotic na same-sex desire is romantic, then iba yung feeling niya. So, may feeling ng warmth or love. You yearn to be permanently united sa person na to maging exclusive sa kanya dun sa person na you hold dear. So, you know na may romantic feelings ka with the person pag you think of them na na-miss ba niya ako, ganyan. Nag-raise yung heart mo when you think of them. If nag-obsess ka ba in planning ano gagawin niya together. If you get lost in their eyes. If nag-cry ka for days kasi nag-end yung relationship niyo or may nagbago sa relationship niyo. So, kahit lang sexual or erotic na aspect ay dahil yung romantic affection mo is with the person na hindi ka pwede magkaroon ng biblical na covenantal union, then sinful pa rin siya. So this applies din sa heterosexuals when they have affection sa person na hindi sila pwede magkaroon ng biblical na covenantal union. So for example, lalaki ka, married ka na, may romantic desires ka with someone na hindi mo wife. Yung desire mo. So, sinful pa rin siya. Ayun. So, I hope yung clarification na yun mas nakatulong. Yung particular na question na naisip namin, more of ano yung masasabi mo dun sa minsan naging argument ng iba? Yung homosexuality daw na word sa Bible, parang lumalabas lang sa English translation as a socio-cultural context of homophobia. So parang some use this argument na hindi naman talaga immoral yung homosexuality. Di ba? Parang kaya nagkakaroon ngayon ng mga modern churches na sinasabi okay lang talaga yung magkaroon ng homosexual feelings and sorts. Kasi nga yung translation daw ng Bible, parang or interpretation doon sa Bible, parang long ano na siya. Parang dinosaur age pa. So, ngayon, we can interpret it differently daw. Nang masasabi ko yung sa translation na yung word na homosexual daw, parang hindi talaga siya part ng sa Bible, like sa English translation lang siya, ganyan. And how I would answer it, syempre una, I want to say na may something tragic in a sense na they think product siya ng homophobia. Kasi, syempre, maraming tao na nagpo-profess na Christian and may mga homosexuals na they feel condemned. Parang ginagamit yung Bible para isampal na sinners sila when all of us are sinners naman. So I think part yun ang reason why there are certain people who feel na product siya ng homophobia. Pero kung titignan natin yung Bible, it's not because of homophobia na bakit yun yung translation sa English. Kung titignan kasi natin yung words sa Bible, for example, sa 1 Corinthians 6, yung tao na nag-practice ng homosexuality, kung titignan natin yung Greek word niya, from yung kay Apostle Paul, meron siyang sinasabi, malakoy and arsenokoitai. So, kung itra-translate natin siya, yung Greek word, yung malakoy, siya yung receptive partner na lalaki. So, siya yung parang pinipenetrate sa homosexual na sex. Tapos yung arsenokoitai, galing sa arsenos, man, tapos yung sa coitus, yung sa pagpenetrate, siya yung active, siya yung nagpe-penetrate dun sa receptive partner. So, very particular siya. Tapos, maliban dun, if consistent kasi sila sa argument nila,
kahit si Matthew Vines, yung sikat na gay theologian na pro-LGBT, si aminado siya na si Apostle Paul mismo na yung view niya, hindi positive, wala kang makikitang any view kay Apostle Paul na positive sa homosexuality. So it's coming na from a person na pro-LGBT. Siya na yung nagsabi. So I don't think it is based sa homophobia. Pero dahil yun lang talaga yung meaning ng word. And dahil yun yung meaning ng word, nung tinranslate siya, yun yung meaning. So kaya nag-end up siya sa English translation. To answer that in a simple way, pag theologically kasi, kaya may homosexuality, if hindi siya part ng design, kasi dahil sa sin, so yung effect ng sin, na-corrupt yung human nature, and because of that, lahat tayo, sinners by our identity, and because we are sinners, we sin, automatic siya, so distorted yung feelings and desires natin. Kaya yung sa Romans 1 kanina, even though clear yung existence ni God sa creation, we don't glorify God. So God gave us over sa desires natin. So makita nyo if basahin yung Romans 1 later on, given sila with each other. So men with men, women, so same sex. So makita mong part siya ng effect. Although if yung question kasi is cause, like for example sa science, is it nature or nurture? Like, are we born that way? May gay gene ba? Or is it because sa environment natin? Ang answer dyan, if yung summary, is hindi clear, hindi siya conclusive. So, mag-give ako ng some examples for clarity lang. So, for example, homosexual ba tayo by nature? So, walang enough evidence if by nature. Magbibigay ako. So, 1991 study si Bailey and Pillard sa sexuality in twins. So sa study nila, they found na 52% when one identical twin was gay, the other was gay. Tapos 22% when one fraternal twin was gay, the other was gay. So itong percentage na to, ito yung tinatawag na concordance rate. So sa statistics, ito yung ginagamit ng geneticists to rate yung probability na yung two people na nagsishare ng same genes will develop the same organic disease. And if genetic ito, dapat close siya sa 100%. It should be 95 to 100%. Pero dahil 52 siya, percent sa identical, 22 sa fraternal, then yung sabihin, may ibang factors. And yung weakness ng research na ito, na-advertise siya sa gay magazine, so biased yung applicant pool niya. Sa ibang research, ganun din. Si Bailey, hindi na niya kasama si Pillard sa Australia. Yung result naman ng research niya, 30% when one identical twin was gay, the other was gay. So mas bumaba. Si Berman and Buckner naman nag-try 6.7% lang, mas bumaba lalo. So hindi siya nare-replicate in a sense na para masabi na ano talaga siya na kumbaga genetic. Although sa genetics and brain lang to, may iba pang research akong dimension pero ang conclusion sa nature, hindi siya conclusive. Wala pang gauging. Tapos, pag sa ano naman, nurture, example kasi sa nurture, and si Sigmund Freud assumption din niya to eh. Pag nurture kasi based sa environment, kaya nagiging gay person. So yung common theory dito, absentee father, walang tatay, dominant mother, so ina-under ng nanay yung tatay. And if this is true by environment, na may causative relationship siya, dapat lahat ng bahay na ganun yung ano, dynamics is gay yung anak. Pero that is not the case. And statistically, it makes sense kasi correlation does not necessarily imply causation. So for example, meron kasing research na, and reality to, pag tumataas daw yung pagkain ng ice cream, tumataas yung murder rate. So, kung titignan mo, anong kinalaman ng ice cream sa murder rate, hindi natin ma-explain. So, ibig sabihin, may other factors bakit siya nagli-lead sa murder.
And yung answer doon, bakit mas mataas yung murder rate? Kasi kaya mataas yung ice cream, mas mainit yung panahon, mainit ulo ng mga tao, ganyan. So dito, may other factors, ibig sabihin, hindi lang dahil may dominant or domineering mother or absentee father. So kaya unclear, mysterious pa rin siya. Although, ang reality, yung LGBT people, hindi nila control yung attraction nila. So yun talaga yun na feel nila in reality. So it's not something na parang mapipilit mo na huwag mo yung gawin. Kasi yun talaga yung nararamdaman nila eh. Pero kung ano man yung nagka-cause na nature and nurture yung cause, hindi pa sure, hindi siya clear.